Welcome po sa panibago na namang episode ng Greenyard TV. And para sa vlog natin for today, ang ipi-feature naman po nating plant ay yung tinatawag naman na begonia. So para po sa vlog na to, i-share ko po sa inyo yung natutunan ko when it comes sa pag-aalaga ng mga halaman na ito. And before we start, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit our Facebook and Instagram page. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So according po sa aking nabasa, there are 1,500 species, named species, ang mga begonia at meron pa pong mga ilan libo na mga hybrids. So when it comes kasi sa hybridization ng begonia, sobrang taas ng success rate niya. Kaya na rin siguro dumami yung mga iba't ibang varieties ng begonia, especially yung mga hybrids. Yun kasi yung mga nauuso ngayon at yun yung mga lumalabas ngayon. Karamihan ng mga begonia ngayon ay mga hybrid na. So may mga varieties na namumulaklak at meron din naman mga varieties na hindi namumulaklak. Pero yung mga hindi namumulaklak, actually parang minsan sila pa nga yung mas mabenta or mas hinahanap kasi bumabawi, although wala silang bulaklak, bumabawi naman sila doon sa ganda ng foliage nila, yung patterns, yung shapes, at saka yung kulay. So yun yung nakakapagdala sa kanila even if hindi sila namumulaklak. Itong mga isha-share ko sa inyo or i-discuss ko ngayon sa inyo ay basic care lamang ng begonia. So even if, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, even if sobrang dami nilang varieties, so applicable naman sila. O sa applicable naman ito sa lahat ng varieties kasi basic lang naman to. Pero mas maganda pa rin kung isa-search nyo or magre-research kayo kung anong begonia yung meron kayo kasi baka mamaya nyo, especially kung rare yung begonia nyo, baka meron siyang special treatment na kailangan gawin doon bukod dito sa basic care na i-discuss ko ngayon. So unahin na po natin yung light requirement ng mga begonia. And pagdating po sa light requirement ng mga begonia, actually yung adaptability nito sa light is sobrang lawak. So pwede kasi silang pang indoor and pwede rin silang pang outdoor. And sa dami nga ng varieties nila, yung ibang varieties nga kaya nilang magstand even doon sa full sun. Pero karamihan pa rin sa mga varieties nila, syempre masusunog at masusunog or hindi niya pa rin kayang itolerate yung full sun. So much better pa rin kung ilalagay niyo siya doon sa mga shady area or shaded o kaya naman doon sa mga dappled sunlight. So sa mga ilalim ng puno. So para maiwasan or ma-prevent natin yung pagkasunog or pagkakaroon ng damage sa mga dahon niya. And kung sa loob naman po ng bahay ninyo ilalagay yung mga begonias ninyo, ugaliin po natin or ilagay po natin sila doon sa spot kung saan sila makakakuha ng bright but indirect sunlight. So yung mga morning sunlight, wala pong problema sa kanya, okay pa din yon, okay sa kanila yun kasi hindi naman ganun katindi yung sikat ng araw pagka sa umaga. So yun, kahit mabilad sila ng konti sa umaga, kaya nilang itolerate yun. Mapapansin nyo naman po kung hindi enough yung light na nakukuha ng mga begonia ninyo kapag ka naging leggy or naging mahahaba yung tangkay ng mga begonia ninyo. Ibig sabihin nun, hindi enough yung sunlight na nakukuha nila. Kaya much better kung ililipat nyo sila sa isang pwesto kung maaari ay kung meron kayong bintana. May ilalagay nyo siya sa malapit sa bintana, lalo na kung east-facing window, mas maganda po kung doon nyo siya maitatransfer or may ililipat. Para naman enough yung makuha niyang light at hindi maging leggy yung mga begonia ninyo kung sa loob nyo po ng bahay ilalagay. And when it comes naman po sa temperature wala naman tayong magiging problema kasi syempre itong mga begonias are tropical plants. And nasa tropical country tayo, kaya perfect para sa kanila yung klima na meron tayo dito sa atin. So ang gusto kasi nila is yung mga warm and humid environment. Kaya as much as possible, kung kaya nating gayahin yung natural o yung temperature dun sa natural habitat nila, much better para mas mag-thrive sila. And kung outdoor naman, kung sa outdoor nakalagay yung mga begonia ninyo, so wala na agad problema. Pero kung halimbawa indoor, syempre naiiba pa rin yung humidity sa loob ng bahay natin. So kung hangga't maaari, lagyan natin sila ng humidifier kung meron tayo. Kung hindi naman, pwede tayong gumamit ng pebble tray filled with water
make sure lamang na hindi siya mabababa doon sa ano, doon sa tubig na ilalagay ninyo. So kailangan angat siya. Kaya make sure na hindi nakalapat yung ilalim ng paso doon sa tubig para hindi naman humigop or mag-absorb ng too much water yung mga ugat nila. At maiwasan natin yung pagsasuffer nila sa root rot. At sa pag-water naman ng mga begonia, make sure na hindi kayo mag-overwater kasi kailangan consistently moist yung kanilang mga soil. And ayaw kasi talaga nila ng overwatering dahil prone sila sa root rot. So yun kailangan nating i-avoid. And marami nga rin yung nagtatanong sa akin, hindi lang sa mga begonias, kundi sa ibang halaman na din. So, para sa akin kasi, parang hindi advisable yung schedule ng watering. So, may nagtatanong kasi, every 2 days ba yung watering nito or once a week? Best pa rin kung meron kayong soil moisture gauge, wala nang problema. Kasi yun nga, mamonitor ninyo or matatansya ninyo doon, dahil doon sa aparato na yon kung kailan yung watering or pwede na kayong magwater. Kung wala naman, mas maganda pa rin kung halimbawa every day o kaya every 2 days, i-check nyo pa rin yung soil niya, lalo na kung nasa loob ng bahay. Kasi syempre, pag nasa loob ng bahay, mas matagal matuyo yung soil niya, mas madalang yung magiging pagdidilig ninyo. So stick nyo pa rin yung finger nyo doon sa soil para malaman nyo kung gano'n na ba katuyo or kabasa pa yung soil ninyo at malaman nyo kung kailan or tama na ba yung panahon para diligan yung mga halaman ninyo. So, pag nagdilig kayo ng mga begonia ninyo, hayaan yung maging slightly dry yung soil nila bago nyo diligan. Pero huwag nyo hahayaan naman na maging completely dry kasi syempre mag-underwater naman kayo. Kaya kailangan slightly dry siya bago nyo diligan ulit yung mga begonia ninyo. And pagdating naman po sa soil, katulad rin ng karamihan ng halaman ng gusto nila is yung well-drained potting soil. Kasi syempre, para nga hindi, ayaw nila ng soggy soil para hindi sila naiipunan ng tubig. And halimbawa, yung inyong soil, kaya nyong haluan ng mixture na kayang mag-hold ng moisture kasi gusto nila yung moisture eh. Katulad na lang ng tuyong ipa ng palay. So, nakakapag-hold siya ng moisture. Ang isa pa is yung vermiculite. So, kung may vermiculite kayo, pwede nyong ilagay doon kasi yung vermiculite is talagang maganda rin at nakakapag-hold din siya ng moisture. And yung mas mura na gamitin is yun ngang tuyong ipa ng palay. Avoid using soggy soil, yung mga medyo malalabsak or talagang hindi nakaka-penetrate or hindi nakaka-tagos yung tubig palabas doon sa drainage hole kasi maaari nga silang mag-suffer or prone sila sa pagka-root rot. So, yun yung gusto nating iwasan kaya hindi tayo gagamit ng soggy soil. Pumunta naman po tayo doon sa repotting. If magre-repot kayo ng mga begonias ninyo, make sure na na-outgrow niya na yung pot na pinaglalagyan niya. Kasi ang gusto niya po is yung root bound. At yun nga halos mapuno na yung pot ng mga ugat niya bago niyo siya i-transfer sa mas malaking pot. Kasi kung halimbawa ano, yun yung doon sila nagsasuffer eh. Kung halimbawa masyadong malaki yung paso na pinaglalagyan niyo para sa kanila. Kasi unang-una, pagka masyadong malaki yung paso na paglalagyan nyo, mas maraming soil, mas prone din yun sa overwatering eh. Dahil syempre, mas malawak yung didiligan ninyo. Tingin nyo, hindi pa enough yung water na naididilig ninyo. Pero kung tutuusin, sobra-sobra na pala. Yun nga lang, hindi nyo matansya dahil nga malaki yung paso na pinaglalagyan ng mga begonias ninyo. And hindi siya match doon sa lago or kapal ng begonia na meron kayo. At saka isa pa po, siguraduhin natin na okay yung mga drainage hole ng mga pots na paglilipatan ninyo para yung pag-agos noong tubig na idinilig ninyo papalabas ng pot is okay talaga at hindi maiipon sa ilalim. Kasi minsan, pagka yung pot ninyo na binilis ko, konti lang yung drainage holes, akala nyo tuyo na yung ibabaw pero yung pinakailalim noong soil is talagang basang-basa or lasak na lasak. Hindi nyo na nanonotice na ganun kasi nga maliliit lang or kokonti lang yung butas ng mga pot na ginamit ninyo. At kung halimbawang gagamit naman kayo or magre-repot nga kayo, ang maia-advise ko na gamitin ninyong pot ay yung mga plastic na pot, yung katulad na lang nito. Ayan, ito. Plastic siya na pot. Ayan. O kaya naman yung mga ceramic. So, hindi advisable na gamitin yung mga clay pots kasi yung clay pots kasi ina-absorb niya yung moisture doon sa soil eh. Eh di ba nga yung mga begonias, mas gusto niya talaga yung moisture. Kailangan niya kasi yung moisture na yon para mag-thrive siya. So if clay pot yung gagamitin niyo, ina-absorb niya kasi yung moisture. So naaagaw niya yung moisture doon dapat sa mga begonias.
Pumunta naman po tayo doon sa propagation. Doon sa propagation po, actually yung karamihan ng mga begonias pwede sa seeds. Kaya lang yung mga hybrid, lalo na yung mga hybrid po, medyo mahirap na siyang buhayin pagka seeds na kasi nga hybrid na siya. So ang magagawa natin is mas madali silang mabuhay. Ang magagawa natin pagka hybrid yung mga begonias na meron kayo is yung isang method pa, yung tinatawag na cuttings. So sa cuttings lamang kailangan puputo lang kayo ng tangkay. Make sure lamang na dun sa tangkay na puputulin nyo is aabot ng or bago kayo pumutol is merong at least dalawang node na kasama. Pagkatapos doon nyo siya ikakat, and then after nun pagka ikinat nyo, tsaka nyo tanggalin yung mga dahon na meron doon and tsaka nyo siya itusok sa lupa. And another one na pwede natin gawin ay yung tinatawag ng root division, or yung kasi yung ibang mga begonias, ibang varieties ng mga begonias ay may rhizome na tinatawag, or yung laman. So pwede nating hati-hatiin yung laman na meron yung bawat begonias na yon para yun yung itanim natin, or yun din yung tinatawag na root division or root dividing. Sa root dividing, make sure lamang na bawat begonias na hahatiin ninyo ay may kasamang ugat para pare-pareha silang mabuhay. And kung halimbawa po meron kayong rooting hormone, mas maganda po yun. So ibabad nyo or isausaw nyo po muna yung kinat ninyo ng mga stems doon sa rooting hormone na yon para mas mabilis or mas mapadali and mas malaki yung chance na magkaugat sila yung mga itinanim ninyong mga stem ng begonias. Pumunta naman po tayo ngayon doon sa mga signs na pwedeng makita ninyo doon sa mga begonias ninyo kung para malaman ninyo kung ano po ba yung mga kulang or mga hindi dapat ginagawa at para mapanatili natin na magaganda at healthy yung mga begonias natin. So unahin na po natin yung kapag halimbawang yung leaves nila ay nag-turn sa kulay brown. So kung turning brown yung mga dahon ng mga begonias ninyo, isang ibig sabihin po noon ay hindi niya nakukuha yung right amount of water na kailangan niya. And pangalawa, pwede rin po na halimbawa ay lack of humidity naman or hindi siya nakakakuha, hindi enough yung moisture na nakukuha niya doon sa soil. So better po kung didiligan natin sila ng mas madalas kung sa halimbawa nagbabrown yung dahon nila, o kaya naman po ay itataas natin yung humidity level doon sa environment na pinaglalagyan nila or sa spot na pinaglalagyan nila. O naman sa mga flowering na mga begonias, kung halimbawa yung mga variety ninyo ay yung namumulaklak, so yung halimbawa nag-brown yung bulaklak niya, normal lang naman yon. So wala naman problema doon kasi ibig sabihin lang noon, lipas na yung bulaklak na yon. So mas maganda kung tatanggalin na natin yung mga lipas na bulaklak na para ma-encourage natin yung mga bagong possible na bulaklak para mamulaklak ulit sila. So mas maganda kung halimbawa yung lipas na naman at pangit na yung mga bulaklak, tanggalin na lang natin sila para makabloom yung mga panibagong sisibol na bulaklak. And next naman po natin ay yung leaves ay turning yellow. So kapag naninilaw yung dahon ng mga begonias ninyo, ibig sabihin lang noon ay una, maaaring overwatering kayo. So make sure na halimbawa yung pot ninyo ay may proper drainage at hindi siya naiipunan ng tubig para maiwasan yung overwatering. Kasi pagka stagnant yung water or hindi nakakalabas patungo doon sa drainage hole, doon nagsisimulang manilaw yung mga begonias or mga dahon ng begonias ninyo. Pangalawa is yung fungal disease. So kadalasan kasi, lalo na nangyayari ito kadalasan sa mga nasa loob ng bahay. So pagka dinidilig kasi natin sila, halimbawa tinamaan or nadiligan din natin yung dahon niya and hindi siya natuyo, hindi natin napansin na ganun, yun yung pinagsisimula ng fungal disease. Kaya kung hanggat maaari, huwag nating tatamaan or patatamaan ng tubig or diretso sa soil yung gagamitin natin or yung pagdidilig na gagawin natin sa kanya at para hindi tamaan yung mga dahon niya para maiwasan yung pagkakaroon ng fungal disease doon sa mga dahon niya. And kung halimbawa man talagang meron ng fungal disease at hindi nyo na-notice, ikat nyo na lamang yung portion na merong fungal disease o yung hanggang tangkay doon sa halaman na yon para ma-prevent natin yung pagkalat at hindi na siya makahawa doon sa iba pang mga dahon. At yung last naman is yung lack of light. So yun ay mapapansin ninyo kung halimbawang lack of light yung begonias ninyo, naninilaw din talaga yung dahon niya. Naiiba yung kulay, nagpe-fade yung kulay niya, naninilaw nga. So ibig sabihin lang nun, lack of light yung reason, isang maaaring reason niya. Kaya make sure or better kung ililipat nyo siya doon sa spot or area kung saan mas makakakuha siya ng mas maraming bright but indirect sunlight doon sa mga indoor na begonias.
And ang next naman natin ay kung halimbawa dropping stems or leaves naman. So kapag nagsimula ng magbagsakan yung mga dahon ng mga begonias ninyo, maaaring ang isang dahilan din ito ay yung overwatering. Kung ganoon ang mangyayari, so ang kailangan lang natin gawin is dalangan or limitahan yung pagdidilig sa kanila and sundin lamang yung katulad ng nasabi ko kanina, yung pag-stick ng finger dun sa soil para malaman natin kung tama na ba yung time para diligan natin yung mga begonias natin. At ang isa pang maaaring dahilan kung bakit magbabagsakan yung mga dahon niya is because masyadong malamig yung temperatura. Ayaw ng mga begonias yung talagang malalamig na temperature, kaya i-avoid natin sila sa mga rooms na may aircon. So yun, iwasan natin silang ilagay doon. And kung halimbawa nakita na natin yung perfect spot para sa kanila sa loob ng bahay natin when it comes dun sa mga indoor na begonias, huwag na natin siyang tanggalin kung nakikita naman natin na nagtatrive na siya dun sa spot na yun. Minsan kasi, yun din yung isang nagiging cause kung bakit nalalaglag yung mga dahon. Kasi kung halimbawa palipat-lipat siya ng pwesto, syempre, iba't ibang spot or area sa loob ng bahay natin, iba't iba rin yung temperature na meron dyan. And ang next naman po natin ay kung halimbawa yung leaves naman nila ay turning white. So kapag naman namuti or nasusunog na yung dahon, ito kadalasang nangyayari naman ito sa mga begonias na nasa outdoor. So kasi syempre, halimbawa, namuti or nakita nyo na nasusunog yung mga dahon niya na namumuti or nagpe-fade yung kulay nung dahon, lalo na dun sa mga colorful na begonias, and then natutuyo siya, ibig sabihin nun, too much direct sunlight yung nakukuha nila. So, ilagay lang natin sila doon sa mga portion na malililim sa ilalim ng mga puno para ma-prevent natin yung mga ganong pagkasira ng mga dahon niya at ganong pamumuti ng mga dahon niya. So, yun lang naman. And ang next naman po natin is yung curling leaves. So, sa curling leaves, ang una muna nating i-check is tingnan natin, baka kasi mamaya merong nagbabahay na insekto kaya nag-curl yung mga dahon niya. Kasi minsan, ganun yung ginagawa ng mga insekto eh. Kinukuha nila yung bawat portion ng dahon tapos ginagawa nilang bahay. So, tingnan natin. If wala naman, maaaring improper watering and maaaring lack of humidity. Yun kasi yung ibang ginagawa ng mga halaman para ma-maintain yung humidity doon within, doon sa palibot niya is para mag-curl or parang umikom paloob para ma-maintain niya yung humidity doon sa dahon na yon. And minsan, kasama na din dito yung too much sunlight. So yun yung mga babantayan natin kung halimbawang naging curly leaves yung mga begonias ninyo. Next naman po natin is yung droopy stems or leaves. So ito nangyayari naman po pag nagiging droopy naman yung mga begonias natin kapag halimbawa underwatering. And ang isa pang main talaga kung bakit nagdo-droop yung mga begonias ninyo, especially yung mga mahahaba yung tangkay, kapag halimbawa nagrepat kayo. Yun yung isang dahilan. Kapag na-notice nyo na nagrepat kayo and then nagbagsakan yung mga tangkay or yung mga dahon niya, it's because dahil nalikot yung ugat niya eh. So nagkaroon ng stress doon sa halaman kaya nag-droop siya. Pagkatapos halimbawa nasosobrahan pa siya sa dilig o kaya sobrang init or too much yung sunlight na nakukuha niya tapos bagong repat lang siya, yun yung mga dahilan kung bakit para siyang nalalanta or bumabagsak. Kaya i-avoid natin siya na i-overwater kapag halimbawang kareripat lang natin sa kanya at saka ilagay siya sa mga natatamaan ng direct sunlight. And next naman po natin is yung not flowering. So kapag halimbawang ganun, kung ang mga begonias ninyo po ay yung namumulaklak pero hindi siya nakakapag-produce ng bulaklak, ibig sabihin lang nun, hindi enough yung nakukuhang nutrients ng roots doon sa soil kaya hindi siya makapag-produce ng mga bulaklak niya. Kaya importante pa rin po na enough yung water na nakukuha at saka yung sunlight na nakukuha para makapag-produce sila ng mga bulaklak. So yun lamang po, and I hope makatulong ang video na to sa mga viewers natin na may alaga at gustong mag-alaga ng mga begonias. And again, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and paki-visit na rin po yung Facebook and Instagram page namin. Posted po yung available at for sale po naming mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nakalagay po sa description box yung address ng aming garden. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.